Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkaloob sa iyong mga matapat na lingkod, ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong ang mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumupuspos sa kalooban ni San Felipe Neri. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Mahabag ka sa amin, Panginoon, Diyos ng sanlibutan. Lingapin mo kami at gawin mong matakot sa iyo ang lahat ng bansa. Sa gayon makikilala nila, tulad ng pagkakilala namin na walang ibang Diyos liban sa iyo, Panginoon. Magpakita ka uli ng mga kababalaghan. Gumawa ka ng mga bagong himala. Tipunin mong lahat ang mga lipi ni Israel at ibalik mo sila sa lupaing ipinamana mo sa kanila noong una. Kaawaan mo, Panginoon, ang bayang itinuturing na bayan mo, ang Israel na inari mong anak na panganay. Kahabagan mo ang aming banal na lungsod, ang Jerusalem na pinili mong tirahan. Punuin mo ang Siyon ng mga awit ng pagpupuri sa iyo. Punuin mo ng iyong kaluwalhatian ang iyong banal na tahanan. Patunayan mo sa iyong bayan ang mga ginawa mo noong unang panahon. Tuparin mo ang mga pahayag na ginawa mo sa pamamagitan ng iyong pangalan. Gantihan mo na ang mga umaasa sa iyo. Patunayan mo, Panginoon, na mapagtitiwalaan ang iyong mga propeta. Ipagkaloob mo na ang idinadalangin ng iyong mga lingkod. Naway manaog na sa bayan mo ang pagpapala ni Aaron. Sa gayon makikilala ng lahat ng tao ng sanlibutan na ikaw nga ang Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasala'y patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli.
dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kami iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuri lagi't magpapasalamat sa iyong pangalan. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa Kanya. Wika niya, ngayon, paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin, at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila, ay dapat maging lingkod, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kung mayroong isang bagay, kung meron tayong isang bagay na gustong hilingin, sigurado ako, yung the best at pinaka ang gusto natin. Wala naman sigurong humiling ng hindi maganda. Wala naman sigurong humiling ng hindi the best. Kasi hihiling ka na rin lang. Siyempre, yung pinaka na. Sayang naman yung pagkakataon, di ba? Pero ang lagi nating tanong, tuwing tayo ay hihilingin, ibibigay ba ito? Hiling. Ibig sabihin, hingi. So, hindi ibig sabihin, ibibigay. Kailangan nating mag-intay. Mga kapatid, ito po ang pinapakita sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Yung magkapatid na Santiago at Juan humiling kay Jesus. At ang hiling nila, sana makaupo sila katabi ni Jesus sa kanyang kaharian. Isa sa kaliwa at isa sa kanan. Ito yung hiling nila. Sana makaupo sila sa tabi ni Jesus. Kasi ang gusto nila maging dakila. Kaya ang pinaka o the best na hiling ay yung makatabi si Jesus sa kaharian. Parang tayo, gaya natin, humiling yung magkapatid ng the best. Pero, ang tanong, ibibigay ba? Ibibigay ba ni Jesus yung hinihiling ng magkapatid? Ganto rin naman tayo, hindi ba? Para bang board exam. Halimbawa, ikaw ay magte-take ng board exam. Siyempre, anong hiling mo? Eh di pumasa. O kaya, eh hihiling ka na rin lang, sana mag-top naman ako. Di ba? O kaya yung pagiging komportable sa buhay. O ano yung hihilingin natin kapag gusto nating maging komportable sa buhay? Yung iba gusto, tumama sa loto. Wow, sigurado yan. No, pag tumama sa loto, komportable na ang buhay. O kaya yung iba, ang hiling, sana yumaman. O kaya naman pag-usaping trabaho, anong hinihiling? Yung iba gusto sana makapag-abroad. O kaya yung ibang hiling, sana mataas ang sweldo. O kaya yung mga gustong mag-asawa dyan, oh, yung mga nasa edad na nawawala na sa kalendaryo, naku, dinadaan na sa dasal ang pangangasawa. No? Anong hiling? Siyempre, gusto mo yung pinakamaganda, pinakagwapo. Gusto mo mayaman, gusto mo mabait. Lahat na magandang katangian, gusto mo. Katulad ng magkapatid, hiniling ang pinaka at the best. Pero ang naging sagot ni Jesus, wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at kaliwa. Dahil sabi ni Jesus, ang pagiging dakila ay hindi basta-basta hinihingi. Hindi nakabatay sa hiling, kundi higit sa lahat sa paglilingkod. Paglilingkod. Yung hinihingi nilang maging dakila, dapat may kasamang paglilingkod. Ito yung gustong ipakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, na ang kahilingang ating hinihingi ay may katumbas na responsibilidad. Kaya hindi mo dapat hinihingi ang mag-top sa board exam o kaya pumasa. Kailangan paghirapan at higit sa lahat, kailangan maging karapat-dapat. E paano ka papasa? Hindi ka naman nagre-review. Paano ka papasa? Eh, hindi ka naman pumapasok sa eskwela.
Di ba? O kaya yung pagiging komportable sa buhay, hindi lang basta-basta hinihingi, hindi lang gusto mong yumaman, idadasal mo na. Kailangan pinagtatrabahuan. O kaya yung mataas na sweldo, hindi lang yan basta-basta ibibigay ng Diyos. Kailangan meron kang patunayan. Galingan mo sa trabaho mo, patunayan mo sa boss mo na karapat-dapat ka sa mataas na sweldo. At yung pag-aasawa, hindi lang basta-basta dinadasal. Kasama ang dasal, pero kahit anong bait, kahit anong ganda ng ugali na mapapangasawa mo, kung hindi ka naman handa, hindi magiging maganda ang inyong pagsasama. Ang pangangasawa, hindi lang ipinagdadasal, dapat pinaghahandaan ng sarili. Ito yung sinasabi ni Jesus, tingnan yung ating mga hinihiling. Handa ba tayo sa responsibilidad na kasama nito? Alam ko maraming nagdadasal na sana gumaling sa sakit, pero handa ka bang itigil ang iyong bisyo? Handa ka na bang kumain ng masusustansyang pagkain at itigil na ang masasamang pagkain? Lahat ito ibibigay ng Diyos kung handa tayong tanggapin ang nakadikit na responsibilidad. Tignan ang ating mga hinihiling dahil hindi lang ito basta paghingi, kundi higit sa lahat, paghanda na tanggapin ang nakadikit na responsibilidad. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahahayag ni Kristo na ating Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang mapagpakasakit na lingkod, ilahad natin sa Amang Mahabagin ang ating mga panalangin. Ating sambitin, gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging tunay na mga lingkod na kumikilos na mayroong malasakit na tulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga gobyerno, naway gamitin nila ang kanilang katungkulan para sa kabutihan ng kanilang pinamamahalaan at iwasan ng away at kawalang tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ating lahat nawang mapagtanto na ang tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa mga panuntunan ng mundo, kundi sa paggalang na binibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway kanilang maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang paghihirap nila kapag iniugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Hindi masama ang humingi at humiling, pero kailangan tanggapin ang responsibilidad na kadikit nito. Sa ating panalangin, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maglingkod sa bawat isa katulad ng iyong anak na ibinigay ang kanyang buhay para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana'y
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ang pagpupuri at pasasalamat ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak. Nasambahin ang ngalan mo at paglingkuran ang kapwa-tao, gaya ng ginanap ni San Felipe Neri, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman umatapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Felipe Neri at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Pitong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nag-alaga, pati ko rin kung sino ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang. Ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay, katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Ipagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.